Okay, tutuloy na po tayo sa Livelypreneur. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Livelypreneur. Okay, Miss Emily, may kasama na naman tayo ngayon. May tampok na naman tayong panauhin. Okay, alam mo Shelem, I'm so grateful dahil lang sa isang araw minessage ako ni Sir Adrian at ay pinakita niya sa akin yung lahat ng mga produkto nila na talagang very successful na niyang ginagawa at distributor na siya halos ng buong Pilipinas. Wow. No? So si Sir Adrian ay nag-aral po siya ng soap making. Hindi ko lang ma-remember yung exact date, maaring mamaya sasabihin niya. At ang nakakatuwa si Sir Adrian at saka yung partner niya, talagang napakasipag nila at talagang in-execute po nila yung kanilang natutunan. At yun po, nagagalak ako na maging panauhin natin ngayon si Mr. Adrian Mateo ng CS Pro Company. So they created a company name na ngayon ay very successful na po at mamaya po ipa-flash sa screen yung lahat ng mga ginagawa na niya, mga liquid dishwashing, liquid hand soap, at kung paano niya dinedistribute yun sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yan, okay. Welcome natin. Ano? Maganda umaga, Sir Adrian Mateo. Yes, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig ngayon. Kung nasaan man kayo, sana nasa maayos kayo. Unang-una po, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ako ng oportunidad na i-present ng aming company nationwide. Mm-hmm. At ang alam ko po kasi naririnig din po tayo sa abroad. Yes, opo. Dahil hindi lang tayo sa radio, no? Ay through Facebook Live at saka sa YouTube. So worldwide po, naabot natin. Salamat sa ating Panginoon. I'm very blessed and honored po na ma-share po yung magandang balita sa ating kapabayan. Sir Adrian, ano, maganda siguro ay paliwanag ninyo itong CS Pro na ito ng kumpanya ninyo, no? Tungkol saan ba ito? Kailan ito naumpisahan? Ang CS Pro Company po ay kasama naming binuo ng aking kuya. Yung araw na po na yun, sobrang saya po kasi ano po, madali po namin na catch up lahat kay Ma'am Emily. Kasi yung way po ng pagtuturo ni Ma'am, sobrang mag-e-enjoy ka lang. Wala kang tense na mararamdaman. Para ka lang nakikipagkaibigan sa mga kasama mo sa training. Tapos may mga kinukwento si Ma'am na hindi lang tungkol dun po sa soap making. After training po, meron, nagbibigay po siya ng oras para sabihin yung mga documentation, legalization, ano yung kakaharapin namin. Tama. So, hindi lang po yung tungkol sa paggawa ng sabon, ng paggawa ng produkto ang kanyang tinuturo, sir. Kumbaga, binibigyan din po kami niya ng guide. Kasi po, ang golden treasure, alam ko po, paglabas po namin dyan is lahat po magtatayo na po ng business. So, siguro, si Ma'am Emily, maganda po na ikinukwento niya yung mga tungkol sa DI, tungkol sa BFAD, sa mga iba pa pong kailangan sa pagbuo ng company. Ang maganda dyan, ano, at I'm sure narinig mo rin niya, napatunayan mo mismo, na itong sina Miss Emily, no, yung kagapay natin, ng Golden Treasure Skills and Development Program, dyan nag-umpisa, no, sa paggawa ng liquid soap, dyan nag-umpisa si Miss Emily. Dyan lumakas ang pagiging negosyante niya, at ngayon nga, as you know na, no, na marami siyang negosyo, and then malawak na itong Golden Treasure Skills and Development Program. At nakita mo, yung paraan ng pagtuturo, no, hindi lang parang, okay, ituro sa inyo, bahala na kayo, ginagabayan kayo, no, kung paano talagang mag-uumpisa ng business, pati yung mga dokumento, no, pati yung transaction sa gobyerno. Yes po, sir. Kaya sobrang nagpapasalamat kami kasi hindi po, kumbaga sulit po yung binayad namin eh. Sa sobrang saya nga po sir, parang ayaw na namin umuwi eh. Talaga, no? So, yun ang maganda, no? Talaga. Oo. Okay, so, siyempre, interesting yan at nakakatuwa yan dahil magandang attitude nyo
sa isipin mo, pandemic pa rin ngayon, pero nag-seminar kayo, tumingin kayo ng opportunities, tapos nagandahan kayo sa training. Ngayon, Opo, matapos yung sir. araw na yun, ano nang ginawa mo at saka ng kuya mo, no, business partner mo? Okay, so dinatuto na kayo, nag-meeting kayo ng iyong business partner. Pagkatapos, meron ba kayong office? Paano nyo ginawa? Siyempre, pagkatapos ng meeting, may mga sangkap na kayo. Tapos, saan kayo gumawa? Paano kayo nag-umpisa? Nag-umpisa po kami kasi yung siya po kasi galing po siya sa UAE sa mahabang panahon eh. Ah, So okay. Nag-work siya sa Dubai. Mm-hmm. Ayaw niya na pong bumalik sa abroad, gawa na tatlo na po Ayun. yung kanyang anak. Mm-hmm. Gusto niya, ayaw niya na po mawalay. Ako naman po, single pa, bata pa, malakas, marami pang pwedeng gawin. Correct. Magkasundo naman kami sa mga naging negosyo namin. Mm-hmm. So nag-usap kami. Ako, ayoko na rin po kasi maging empleyado. Eh. Yun. Mas maganda po sana mag-invest sa, mas, nasa 20s pa rin po kasi ako. Oo, ma'am. Eh, ano ka kung pa, sabi niya, millennial ka pa kailan ka at pa, kailan. Magandang attitude mo sa pagnenegosyo. Nako, maganda yan. Okay, so Eh, ayan na. ang Pareho sabi, kayo ang nagkasundo. sabi, opo. Ang sabi niya po sa akin, di ba, kailan ka pa matututo after mo magtrabaho, ano, hindi mo na mas maganda kung bata ka pa, may enjoy mo na yung pinaghirapan mo. Tama So, yun. ganun po nangyari. Ako po kasi, sir, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang Pero, high school graduate lang high po school. Ako. Pero kung halimbawa, ikaw ang Hindi po pipili, kaya. ano sanang gusto mong aralin? Actually, sir, syempre, business administration po, sir. Ah, okay. Pero Maganda doon. Ang ginagawa mo na yung business ngayon. Opo, sir. Unfortunately, my mom can afford to send me back to college. Eh. So, yun. Sabi yun. Niya, o sige, may bahay siya dito sa Moonwalk Village na dito niya ako pinatira kasi tatlo na po yung anak niya, may pamilya na siya, may sarili na po siyang bahay. So, itong lugar na to, pang single to. Galing okay. po kasi, isa po rin po kasi akong informal settler eh. So, sabi niya, okay. Tara, So, dito yun ka. Ang background mo. Inulungan So, niya akong, okay. Dinala niya po ako from Squamy to villager. Dito po ako sa village. Ito po yung ginawa naming showroom. May office po kami. May staff okay. room. At meron po kaming production area. Kumbaga, siya po kasi yung tumata yung CEO ng company. Siya po yung bahala sa game plan. Ako naman po sa day-to-day operation. Ganun po. Okay. So, dinaumpisahan na, no? Meron na kayong lugar, maganda, menos ang gastos niyo. Paano na inumpisa na sino yung gagawa ng liquid soap na yan? Tapos, paano dinideliver? At paano kayo mahanap ng kliyente? Ang ginawa po namin una kasi is nagplano kami habang nagmamas production po kami. Nag-uusap po kami regular. So, palagi po kami nakikita, pumupunta siya dito. So, yun. Kailangan naming humanap nga ng mga supplier na consistent na po. Yun. May mga supplier na po kaming nakuha na mura, na maayos mag-deliver, okay kausap. Ngayon po, magkakaroon po kami ng mga production, mass production. So, sa sales naman po tayo pupunta, sir. Yung pagdating sa sales, syempre, kailangan namin hatiin yung oras ng production o yung araw Correct. Sa pagpe-present ng produkto namin. Eh. May mga araw po na pumupunta po kami sa mga establishment, so, pumupunta kayo kami rin sa yan. Mga public market. Kayo rin. Ayusin yung gumagawa. Pinipresent. May kami mga din tao po. Na kayo o kayong dalawa rin? Kami pa lang po. Ah, okay. Sige. So, talagang ano, busy kayo, no? Opo, sir. Sobrang hindi ka na matutulog sa gabi kasi yung kailangan mo magtimpla ng gabi, tapos umaga, magsisales ka. So, ganun po. Talagang sikap, ano, ng todo. Pero, di ba, sabi mo, bago lang yung business na yan, ha? At nakita kayong mga ilang larawan, eh, parang ang dami-daming produkto, no? So, paano nangyari? Opo, Siyempre, sir. di ba, pinagkakasya nyo yung araw na yan, gagawa kayo, tapos magbebenta pa kayo, iikot kayo sa kung saan-saan lugar. So, kamusta naman ang naging resulta ng mga unang ginawa ninyo? Ang unang resulta po ng ginawa namin ay di naman po namin masasabing okay siya. Okay po siya, pero meron po kasing basihan yung ating mga consumer sa labas eh. Okay. Kumbaga, meron po nauna sa amin, meron pong leading brand,
meron na po na matatag na yung pangalan. So, ganun po, kinukompare po nila kami. Okay. Ganun. Pero, na-explain naman po namin na kami po, sir, ma'am, kasi inaalok po namin to sa palengke, eh. Eh, syempre, may nauna na po sa market. Na, ganun po. Paano na, yung pinapaliwanag yun, na mas maganda syempre ang produkto nyo? Apo. Pinapaliwanag ko in the way po na hindi lang ako basta nagbebenta. Consultant na rin po ako. Aba. Na ito pong produkto namin. Ito pong produkto namin. Consistent po ito ng moisturizer. Na hindi po magdadry yung kamay nyo. Okay. Diba? Kagaya nyo, sobrang busy ng restaurant nyo. Yes. At ayun nga, ito po ang produkto pong ito. 3 years po bago masira. Dahil meron itong preservatives. Uh-huh. O yung sodium benzoate na tinatawag. So, kahit i-stack mo siya, hindi siya agad masisira, malaki yung tutubuin niyo po. Tama, tama. Mga ganun po yung mga sinasabi. Tama, ko maganda doon, detalyado, no? Ibig sabihin, no, alam niyo ang sinasabi niyo, quality, no? May kalidad ang inyong mga produkto at mga sangkap. Sabi niyo, naalala ko, no? Sa isa sa mga sinabi niyo na dahil nga trainer kayo, na ang sabon, eh lahat ay gumagamit nito, hindi ba? Hindi lang 3 times a day. Yeah. Kung sa ligo pa lang, hindi at least 2 times a day na. Eh, sa ugas ng kamay, at least 3 times a day, no? Kung kumakain ng at least 3 times. Eh, hindi lang 3 times tayo kumain mga Pilipino, no? So, ibig sabihin, siyempre, ugasan natin, pinagkainan. So, maraming beses na gagamit ng sabon sa araw-araw. Ibig sabihin, napakalaki ng demand, no? Malaki ang market para rito.